Magpainit muna ako ng mantika at iprito ko na yung tokwa. Isang black na tokwa, hiniwa ko lang ng maninipis kagaya lang sa nakikita mo sa video. At antayin na lang maluto. Pagkaluto, tanggalin muna yan sa kawali at ilagay sa strainer para makatuloy yung excess na mantika at i-set aside. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Pagkatapos niyan, iprito ko na rin yung talong. Antayin lang din maluto. Pagkaluto, tanggalin lang din ulit sa kawali at ilagay sa strainer para makatulo din yung excess na mantika at i-set aside muna. Sa the same na kawali, binawasan ko lang yung mantika at igisa ko na rin yung bawang. Isunod ko na rin ilagay yung sibuyas at maglagay na rin ako ng kamatis. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung kamatis. Maglagay na rin ako ng bagoong alamang. Igisa lang natin ng mabuti dahil hilaw pa yan. Hanggang sa maluto lang din yung alamang o yung bagoong. At timplahan ko na rin yan ng paminta. Hindi na ako maglagay ng asin dahil alam naman natin na maalat yung bagoong. Na hinugasan ko rin naman siya pero maalat pa rin yan. Kaya tansyahin lang natin yung timpla niya para bago tayo maglagay ulit mamaya ng kung ano pa ang kulang na panimpla. At pagkatapos niyan, isunod ko na rin ilagay yung gata. Ihalo lang din hanggang sa kumulo yung gata. At maglagay na rin ako ng siling green at siling labuyo. Maglagay na rin ako ng asukal. Optional, pero kung recommended ko siya dahil talagang pang balansi lang naman ng lasa yung asukal. Pero kung ayaw mo nang may asukal, pwede naman hindi ka maglagay. At tikman ko na siya kung ano pa ang kulang. Maglagay ako ng patis. At kunting halo lang din. At tikman ko ulit yan para malaman ko talaga kung ano na yung timpla niya. At saka ko na ilagay ulit yung pinirito nating tokwa. Unting halo lang dahil luto na rin naman yung ating tokwa hanggang sa ma-coat lang siya ng gata. Sa puntong ito, okay na rin yung ating tokwa. Ilagay ko na yung talong na pinirito rin natin at kunting halo lang yan at ready to serve na yung ating napakasarap na binagoong tukwa with gata. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Okay na ito, ready to serve na yan yung ating napakasarap na binaguungang tokwa with gata. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!